Kuha ito bandang alas 3 ng madaling araw nitong Linggo sa Bukaway, Bulacan. Tatlong babae ang lumabas sa gate ng isang bahay, ang isa may kargang sanggol. Anak pala ng 17 anyos na kasambahay na si Remy, hindi niya tunay na pangalan. Ang babaeng nagdala sa sanggol, si Lolita Relyama, amo ni Remy. Habang ang dalawa pang babae, kinilalang sina Lady Mariel Orlanda at Fritzy Lumanglas, mga kapwa kasambahay ni Remy. Kwento ni Remy, nagising na lang siyang wala na ang kanyang 4 na buwang gulang na sanggol. Una'y nakala raw niyang itinabi lang ito ng kanyang amo sa pagtulog. Kinakato ko na po yung kwarto niya, pabalik-balik na po ako, wala po talaga sumasagot, kaya po kinabahan na po ako. Agad siyang nagsumbong sa pulisya. Sa follow-up operation, natagpuan ang baby na karga ng isa sa mga anak ni Relyama. Sa presinto, hindi napigilan ni Remy na maglabas ng sama ng loob. Kung hindi sana kayo nakisabatan, Bakit may sakit ba? Walang sakit yung anak ko. Sikun lang. Anong sakit? Hindi ko alam. Mahigit isang buwan pa lang daw si Remy na namamasukan kay Relyama. Sabi ni Remy, nagka-interes daw ang kanyang amo na ampunin ang kanyang sanggol. Dahil hindi pumayag si Remy, pinakakaltas umano ni Relyama sa sahod niya ang nagastos para sa sanggol. Nagtiwala po sa inyo. Hindi na po kayo naawa sa amin. Depensa ni Relyama. Pinagamot kasi tulog na yung ina. Pinaalam na sa kanya yon. Hindi naman po namin na... hindi po naman intention ko hanin yun. Inaalagaan wala po namin yung anak mo. Wala katotohanan yung bintana yun, kaya hindi ako nag-aalala na makawalang bisa yung kaso niya. Duda ang pulisya, lalo't madaling araw ginawa ang pagtangay umano sa sanggol. Sabi niya na pagagamot, at least na wala naman pong sakit itong bata. At makikita naman po natin sa CCTV kung paano po ang ginawa nilang pagplano para sa paglukot sa bata. Sinampahan na ang tatlong suspect ng kasong kidnapping. Chino Gaston, GMA News.